Hi guys, so welcome back to my channel. So this is Christian and Friends Steve here, the one and only. So, ang video natin for today's video, as you can see on the title, as you can see on the video, ang video natin is tuturo ko sa inyo kung paano ako gumawa ng thumbnail. So, ano ka ba ang thumbnail? Ang thumbnail guys is yung naka-cover sa video nyo, yung pinaka-cover niya sa video nyo, yung parang ganon, papakita ko sa inyo dito. Siya yung parang pinaka-display sa video nyo, parang siya yung nagre-represent ng video nyo. So, ang ginagamit ko ng paggawa ko ng thumbnail before is photo grid. So, photo grid natin ginagamit ko is okay naman siyang paggawa ng thumbnail. So, ato nga lang, di siya yung kato ng ibang editor na marami ring special effects. So as a YouTuber, as a vlogger, so naghahanap tayo ng medyo high quality na editor, high definition na editor. So, naghahanap ako ng ibang editor ng paggawa ko ng thumbnail. So, nakilala ko na nga si PicsArt. Si PicsArt is a editor ng feature, panggawa ng thumbnails. Ginagamit siya ng maraming YouTubers kasi maganda yung quality niya, maganda yung definition ng pag-edit mo sa apps na yon is 100% good ako doon. And then yun yung ginagamit kong editor ngayon kasi si PicsArt guys is marami siyang settings sa pang-edit mo sa phone mo. What I mean is yung para sa akin is siya yung pinakamaganda kong editor ngayon na paggawa ko ng thumbnail. Kasi guys, isa sa inyo na yun, kung maganda man yung editor nyo, kung di mo kayo medyo magaling mag-edit, wala rin. Pero, para sa akin is, ang i-recommend ko sa inyo is, si PicsArt. Si PicsArt yung gamitin nyo ngayon kasi, si PicsArt is marami siyang settings nga. Inuulit ko nga, marami siyang settings, maganda yung high definition niya ng pag-edit ng video. And go, mag-ingay muna kayo. Eh marami siyang high definition na pag-edit. So papakita ko sa inyo kung paano mag-edit ng thumbnail. So bago ko pala muna ipakita sa inyo guys kung paano ako mag-edit ng thumbnail, is papakita ko muna sa inyo. May sasabihin muna ako na huwag niyo masyadong nilalagyan ng mga stickers. Huwag niyo masyadong pinupuno ng design yung thumbnail niyo. Mag-focus kayo kung paggagawa kayo ng thumbnail, is mag-focus kayo kung ano nilalaman ng video niyo. Huwag nyo masyadong nilalagyan ng maraming etcetera, maraming design yung thumbnail nyo. For example is, simplihan nyo lang, lagyan nyo lang kuwari ng, katulad ng video na to, lagyan nyo lang kuwari ng design ng words lang, huwag kayo masyadong naglalagay ng maraming characters sa cover nyo or sa thumbnail nyo. Kasi, ang purpose lang guys ng thumbnail is, nire-represent niya kung ano yung nilalaman ng video mo. Hindi guys, hindi ko to ng iba kasing YouTuber na kita ko kasi is, pinupuno nila yung mga bagong YouTuber, pinupuno nila yung thumbnail nila na maraming design, and yung pinaka-purpose ng video is wala sa thumbnail nila. Kapag gagawa kayo ng thumbnail is, kung ano yung purpose ng video nyo, kailangan nakikita na siya sa my thumbnail pala para mas marami mag-click. So, eto na, kung wala pa kayong PicsArt, pwede kayo mag-download sa may downloadan nyo, sa may phone nyo. I-search PicsArt Art. PicsArt Photo Studio. Ayan yung mga special effects niya, yung mga edit niya na kung gusto nyo. Ayan, i-download ko lang siya saglit. Tapos kapag na-download nyo na siya, i-click nyo lang siya and then i-attach nyo lang yung picture nyo doon. Ito na ginagawa ko. Click the brightness, ayan. Medyo i-blur ko yung mga gilid ko, ganyan. Nasa sa inyo yung kung gaano kalaki yung pag-blur. Ako i-blur ko yung mga gilid para mas okay, para mas focus sa may gitna, para mas focus sa akin. Ayan. Tapos mag-attach na ako na words ng letters. Ayan, click ko lang yung letters. Tapos ilalagay ko lang dyan yung kung ano yung pinakanialaman ng video. Ang ginagawa ko thumbnail ngayon is yung video ko sa huling ka-upload ko lang. It's up now. Kung gusto nyo siyang panoorin, go to my YouTube channel and then
andun lang siya. Ayan, paano ko mag-edit ng video? Ayan, yan lang ilagay ko. Tapos, alagay ko lang siya ng black sa gilid. Ayan. Ayan, katawad niya. Simple lang, di ba? Simplicity is beauty, but being simple was truly remarkable, guys. So, remember always that. Tapos, ayan na. Tapos, click the check. Ayan, nasa taas yung check niya. And then, mag-attach pa ako ng hashtag phone lang bes. Ayan, para mas... Mas marami kasing gumagamit ng phone user lang ng mga YouTuber. Kaya, ayan, naisipan kong gawin to. Ayan, i-attach ko siya sa gilid ng very, very light. Tapos, ayan na. Done. Tapos na tayo. Tapos, mag-attach pa wala ako ng... mag-attach ako ng logo ng apps na ginagamit ko. Ayan. Shout out sa lalaki na yan. Huwag nyo na lang isipin kung sino yun. Basta i-attach siya lang yan. Ayan, attach lang. Ayan na siyang ilagay. Ayan, tapos na natin siya i-mark. Drawingan. Tapos ayan na, click nyo lang i-save. Tapos ayan na. Nakikita nyo na may ginagawa ko, diba? Ayan, kung saan nyo siya parting ilagay, ako ilalagay ko siya sa gilid para hindi masyado nakitatakpan yung mukha ko. Ayan, lalakihan ko lang siya ng konti. And then, tapos na. Tapos, click nyo lang yung check. Kapag labas na kayo, kapag okay na. And then, ayun yung arrow. And then, gallery. Tapos. Tapos, ayun na guys, yung pinaka-final ng thumbnail natin. Okay lang naman siya, diba? So guys, kailan lang ako kadalang mag-edit ng thumbnail. So if you like this video, and kung may natutunan kayo sa video ko na to, don't forget to hit this video a thumbs up. Subscribe to my channel. And kung gusto niyo pala maraming YouTuber tag, is lalagay ko lang siya dito. I-attach ko lang siya dito. Tapos mag-spend time kayo ng pagbabasa sa description box down below. Kasi kung may mga hindi ako nasasabi sa may... Wait, tumingin kasi. So, kung mag-spend time kayo sa pagbabasa sa description box down below, kasi kung may hindi ako nasasabi sa may video ko na to, is doon ko siya ina-attach, doon ko siya nilalagay sa may description box down below. So, yung mga YouTuber tags ko na video, is i-attach ko siya doon. Kung gusto niyo basahin, what I mean is, kung gusto niyo siyang panoorin, i-click nyo lang siya, kasi malay nyo may matutunan pa kayo sa video ko na yon. So, thank you, bye-bye!